Hello po mga kalingap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Naway nasa mabuti po kayong mga kalagayan at malayo sa anumang mga uri ng kapahamakan sa buhay. So sa araw na ito po ang ating gagawing reaction video guys ay tungkol po ano doon sa pinakaabangan, ano, pinakaaabangan ng lahat ang pagkikita ng Team Kalingap. At ito nga mama nga po ni Reyna, ano, napansin lamang po natin ano na ayaw magpamano ano itong mama ni Reyna. At pag-usapan din po natin ano kung sino nga po ba ang nagsasabi ng totoo, ano, itong lolo ni Reyna o itong mama niya. Hello po guys, magandang araw po mga kalingap. Subscribe natin Cool Win. Pumunta pa ng gumaka po para may meet tayo ni Cool Win. Salamat po. Salamat po Kuya Bal. I-subscribe po kanyang channel. Yun. Cool Win. So muli maraming salamat kay Kuya Bal Santos Matubang. Ayan, at sa mga baguhan pa po dyan, ano, at sa mga hindi pa po nakasubscribe, please bisitahin po natin ang channel ni Bal Santos Matubang. Kalingap Rab and Atid na Vlogs. Ayan, sa mga Karima Reactor, sa mga Kalingap Partners. Ayan, ano, pasuyo na rin po ano, lalo na po sa inyong lingkod Cool Win. Ayan, maraming salamat. So at ito na nga po guys, ano, napaka memorable po ano ng vlog na iyon ni Kalingap Rab. Ayan, ano, dahil nga po ang inaasam-asam ng karamihan ay natupad na po ano. Subalit na kahit nga po wala to si Kalingap Rab, ay mayroon naman po mga representative ano na gumanap sa katawan niya. Si Kalingap Medu, si Kalingap Vincent, at si Dr. Love. Ayan. So, pakisupport din po yung channel nila. So, at ito na nga po guys, ano, bago tayo dumako sa ating mga pag-uusapang mga kunti lang naman ano, na bagay-bagay. Atin po muna nga pasalamatan ang Edrain Community. Ayan, shoutout po sa Edrain Community, ano, dahil panoorin po natin ito. Tay, ito po yung 3,000 na galing sa Edrain Community para sa inyong Wi-Fi. So, ibibigay ko na yung 3,000. 1, 2, 3. Iayos mo na yung Wi-Fi nyo. Yung monthly niyan, ako na magbabayan. Manggagaling ako na magbabayan sa 7-11. Dahil dito na mabala. Ha? Galing kay Mabsco. Mabsco. Ayan, ito po. Salamat po. 3,000. Ayun, ano, nakabuo na isang community. Itong si Dr. Love, ano, hindi po tayo nagkakamali, ano, para si Dr. Love po yung bumuo ng community niyan para sa mga Edrain fans. Ayan, correct me if I'm wrong, ano po. Pero natutuwa po tayo, ano, dahil sa kabila ng mga samutsaring mga isyo tungkol dito sa yun nga, mga sa side nitong si Reyna, ano, lalo sa kanyang lolo, ay mayroon pa rin, ano, yung mga diehard supporters. Ayan, na hindi sila nagpatinag at gusto nila nga itayo ano ang Edrain, ang Edrain fans, ano, at dahil nga po diyan ay tinulungan nila na magkaroon ng Wi-Fi, ano, itong si Reyna, syempre para naman na laging mayroong signal ano itong si Reyna, at syempre baka po sa mga susunod na araw ay okay na talaga itong si Reyna, pwede na nilang matawagan sa messenger ba or makakausap na nila ng personal mismo itong si Reyna, ano. So palakpakan po natin, ano, ang Edrain Community. Salut po sa inyo guys. Ayan, na naway lumawak po, ano, yung inyong mga adhikain na kagaya ng ganyan na pagtulong, hindi lamang po para kay Reyna, ano po. So at ito nga po guys, siyempre hindi mawawala ang yung tinatawag natin yan na pakilig moments nitong Edrain. Panorin po natin. Good morning. Ano, Reyna? Namiss mo ako? Oo daw. Oo daw po. Ayan, narinig po natin, ano, namiss daw po ni Reyna, ano, itong si Edu, ano. Siyempre, nung nakaraang vlog nga po ay medyo malungkot po, ano, yung mga Edrain fans dahil wala po si Edu, ano. Wala silang nakita ang mga kilig moments itong dalawa. Kaya ngayon po ay bumabawi, ano, itong si Edu. Ika dito. Mamaya ka. Tigalin mo na muna yung cellphone mo, mamaya na yan. Mamaya ka na maglaro. Ito sa akin, mas masarap ito eh. Sarap. Puro na yata na kaya, may puro tira. Sabay, sabay. Sabay, sabay.
Yan, harap. So ayan, ano po, nakita po natin na talaga ng mga asikaso ano nitong si Edu, itong si Reyna, dinala niya ng pagkain, binilang pa niya ng puto at burger, ano, paborito rin pala ni Reyna ang burger, ano, at yun, sinusubuan pa siya ni Edu. Nako Edu, buti na lang at wala si Lolo Nestor nagtatalok. Joke lang po, ano. Ang sarap panoorin, ano po, itong dalawang ito na gamat, masaya po natin na wala naman silang personal ano na pagkakaunawaan tungkol sa kanilang mga damdamin. At siyempre alam naman po natin si Reyna ay nasa ano ba po yan, yung stage of sickness, ano yan, sickness man tawag doon, or yung pagkakasakit nga, ano. At alam na natin na si Reyna po ay bata pa, ano. So si Edo lang po ang mature sa kanilang dalawa, kaya si Edo lamang po ang yung parang nag-a-adjust, ano po, sa mga kagaya natin na mga viewers. At yan naman po ay alam ng ating mga viewers, ano, na talagang bata po si Reyna at si Edo po ay mature. Siyempre po, entertainment only, ano po, yung ginagawa nilang pagpapakilig para sa atin. Po sila nakatira, mga kalingap. Tao po! Ikaw po yung mama niya, Reyna. Bless po. Ay, ayok po. Alam, tama na ba? Bata pa po ako. So at yun po, ano, yung pagdating ng Team Kalingap, ano, doon sa lugar nung mama ni Reyna. At siyempre bilang paggalang ay magbe-bless po, ano, itong si Edu para doon sa mama ni Reyna, ano po. Subalit, yun nga po ay malungkot po tayo dahil na ayaw po magpa-bless nitong mama ni Reyna. Siguro ay dahil baka naasiwa po siya, ano, dahil 34 pa lang po itong mama ni Reyna, ano, baka naasiwa po siya. At yun nga, tinatanong niya kung ilang taon na ba si Edu. Baka ayaw po niyang magpa-bless, ano. Huwag na lang po nating pansinin yun, ano, dahil mayroon po talagang mga magulang na ganyan na ayaw magpa-bless, ano, sa mga lalaki, ano, na kagaya ng ano, yung kagaya ni Edo na ganyan, ano. So nawayan lamang po natin ngayon. Ang ganda ng mama mo, Reyna. Kama. So ayan, mga kalinga. Sampuan ko rin yung pinagamot nung mangyari yun. Opo. Kaya nga kilala ko si Doktora Esquadra. Una nun ay kay Doktora Maso namin yung pinaano ay ang Serena. Opo. At ngayon nangyari nga. Kinuha ko rin yan, dinala ko rin sa Daguok. Kung saan ko rin yan dinala ko rin sa Albularyo. Dami ko rin yan dinalhan. Ibig sabihin ay, hindi ka man din po nagkulang kay Reyna. Hindi rin, at kinuha ko rin yan ay, kahit yung biyanan ko, mga kapagsabi, okay. Kinuha rin namin. Hindi ko lang ayan dun pinagtagal. At tabing kalsada, inangatakbo. Hindi naman pwedeng bantayan ko at tabing may maliit din ako nun ay. Kaya nun, inuwi ko yan dun sa Dalnak, dun ko naman yan binantayan. Opo. Nung hindi ko pa nga nakakilala itong, ano ko, bagong asawa, opo, yun. Pero napunta-punta rin naman ako dyan. Bibigay-bigay. Ito yung isa-isa na lang ito. Dalawang bis kami nagpupunta dyan kay Reyna. Opo, yan. Pag ikaw ang binabanggit, tuwan-tuwa yan eh. Opo. Eh, nung pagkita nga namin dito, naghalit pa nga yan sa akin. Mama. Ibig sabihin na may... So, ayan po guys, ano, napag-alaman po natin na nung nagkasakit po pala itong si Reyna, ay nakapag-alaga din po pala itong nanay niya. Ano po, taliwas po yan, ano, sa iniisip po ng iba, na talagang nagpabaya, ano, pinabayaan ng nanay niya itong si Reyna, ano. Nakapag-alaga din po siya kay Reyna nung nagkasakit po si Reyna. Dinala po nila kung saan sa mga albularyo para malaman kung ano yung pagkakaganon ni Reyna, ano po. At yun nga po, marami pong mga kwentuhan nangyari, ano, tungkol doon sa pagkakasakit nga ni Reyna. Siyempre may mga katanungan at na nabanggit doon na si Reyna po ay meron po pala ang kakaibang sakit, ano. May tanong pa po ako kasi may sabi parang autism yung parang ano. Si ano ba, autism po ba si Reyna? Ay, nung ano yan, isip bata yan. Isip bata siya nung habang lumalaki. Habang lumalaki po. Oo.
habang lumalaki kung saan bagay yung isip niya ay nahuhuli. Pero hindi naman total na nahuhuli. Late siya. Yun, late siya nag-matured. Ang sirena po pala ay yung parang mabagal yung progress nung kaniyang isip, ano? Sabi pa ng iba ay autism, or yung iba naman sinasabi ay, o yung iba naman po ang sinasabi ay late blooming, late bloomers, o ganun ba? Ano itong sirena, no? Kumbaga ay parang nahuhuli yung kaniyang isip doon sa kaniyang edad. Ayun, yun na lang po yung maikling pagpapaliwanag, ano. Ganito po, halimbawa, ang edad po ni Reyna ay 10 years old na, yung isip niya ay parang mga dyan pa sa mga 6 years old, ano, or ganyan, ano po yun. Ganun po yung isang po lamang, ano. So, yun po yung napag-alaman natin na isa rin, ano, sa maaaring naging dahilan, ano, ng pagkakasakit ko si Reyna, na natakot siguro si ano doon sa patay na nasa kabaong, ano. Sumilip daw po si Reyna, eh, baka yun yung dahilan, ano, kasi nga po yung edad niya noon ay medyo bata pa siya. Tapos yung, siyempre, ang edad niya noon, noong panahon na yun, maalala lang po natin, ano, parang 2 taon na rin yung ganyan si Reyna, eh. May sakit, ano. Siyempre, nung nangyari yun, nandyan yung edad niya sa mga 12 or 13, ano, di ba? Tapos, i-add pa natin yung mabagal na, ano, hindi sabay yung... Iyad pa natin yung hindi sabay nga yung isip niya at yung kanyang edad, ano. So baka ganun nga ang nangyari, ano, na tapot nga po itong sirena dun sa patay. So yun na lamang po, ano, ang ating isipin. Pero siyempre, huwag po natin kalimutan na ipagdasal pa rin, ano, itong si Reyna tungkol sa kanyang mabilis na paggaling, ano po. So tungkol lang po doon sa mga sinasabi, ano, nitong lolo ni Reyna, lolo Nestor, at doon sa mga sinabi ni nanay, ni mama ni Reyna, ano. So, kayo na po ang bahala doon kung ano po ang inyong iisipin. Pwede po kayong mag-comment dito sa vlog na ito. Ano po, mag-comment po kayo dyan kung ano po yung nasa isip nyo. At yun ay, sino ba ang mas dapat paniwalaan? Ano, itong lolo ni Reyna o itong mama ni ano? So, kayo na po ang bahala dyan sa ating mga viewers dyan, ano. At kung nakasubaybay naman po kayo, simula doon sa vlog, may Kalingap Rab, ano, alam naman po natin na maraming mga sinasabi, ano, itong lolo ni Reyna tungkol sa pagkakasakit na yan ni Reyna, ano. Pero sa kahapon nga po, ano, doon sa vlog na nakita natin, ay parang sa isang iglap, ay parang medyo may naglaho, parang medyo may nawala na agam-agam sa ating lahat, ano, doon sa sinabi ng lolo ni Reyna. So, ayun, kayo na po ang bahalang mag-isip kung sino ba ang dapat paniwalaan sa kanila, ano po. Dahil sila naman po ay mga side ni Reyna, ano po, pamilya ni Reyna. Isipin lamang din po sana natin yung kapakanan ni Reyna. Baka kung sakali po na mabasa niya yung mga comment natin ay baka masaktan din po yung bata, ano po. Isipin din po natin yan, ano. Isa alang-alang po natin yung mga ganyang bagay din, ano po. So, ayun po guys. Lagi po natin isama sa mga dalangin natin, ano, itong si Reyna na gumaling na talaga, ano po, at nang makabalik na siya sa kanyang normal na buhay at sa kanyang pag-aaral, ano po. So, shout out din sa Edwin Communities, ayan, naway lagi kayo nandyan para kay Reyna at sumusuporta, ano, dito kay Reyna, ano po. So, maraming salamat po muli sa inyong lahat at kaya po ng ating lagi sinasabi, mag-iingat po tayo palagi saan man po tayong panig ng mundo naroroon. Stay safe. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. Marites. Talagang marites lang. Kumbaga, pinaikot-ikot lang. At least nalaman natin kay nanay.